Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. So ngayon, mag-share na naman ulit ako sa inyo guys ng isang topic na maaaring makatulong sa mga first time na magtrabaho abroad. By the way guys, nandito ako sa bagong gawa na kalsada. So mag-a-unwind muna tayo dito. Habang nag-a-unwind, so mag-share ulit ako sa inyo guys ng importanteng topic na maaaring makakuha kayo ng idea at makatulong din sa inyo. So, ang topic na i-share ko sa inyo for today ay galing sa comment ni Kabayan. Nag-comment kasi siya. Ang sabi niya dun sa comment niya, kapag nasa abroad, pwede ba raw mag-loan sa PGH? So, bago po i-continue, ang topic na i-share ko sa inyo for today's video ay itutur ko muna kayo dito sa bagong gawa na kalsada. So, dito lang yan sa General Trias. Itong kalsada na to, yung nasa likod ko na yan, papunta yan doon sa Dasma. So, itutur ko kayo guys para makita nyo rin kung ano na yung mga improvement na nangyayari dito sa lugar namin. So, ayan yung view. Sa likod ko guys, marami pang mga puno, marami pang mga damo. So, mahangin dito ngayon sa Pilipinas dahil may parating na bagyo. Pagpasensyahan nyo na kung ang background ko ay yung ingay ng hangin. So, malakas ang hangin ngayon. As you can see, yung buhok ko, lumilipad-lipad na siya dahil may bagyo na parating. So, sa mga kababayan ko na nasa abroad, so, update muna tayo bago ako mag-share, bago ako mag-explain sa inyo, bago ko ikukwento sa inyo ang mga na-experience ko about sa PGH. So, ayan yung update natin, yung weather update ngayon. May parating na bagyo dito sa Pilipinas. So, nang nakaraang gabi, halos magdamag siyang umulan. So, ngayon, may parating na bagyo. So, ayan, mahangin siya. So, nung mga nakaraang buwan, ano talaga yon, tag-ulan. June, July, so coming na ang August, may parating naman na bagyo dito sa Pilipinas. So, yan lang yung weather update natin, guys. So, mag-iingat po tayong lahat. So, itutur ko muna kayo, guys, sa aming kalsada dito sa General Trias. Papunta siya sa Dasma. Dahil kami, nakatira kami, nandito na kami sa dulo ng General Trias. Malapit na kami sa Dasma. So, ito yung shortcut. So, itutur ko muna kayo, guys. Keep on watching! Ito yung bagong gawa na kalsada guys. So sa dulo nito Dasmariñas na. So ito yung shortcut. Pero sa ngayon sarado pa siya kasi hindi pa pwedeng daanan dahil hindi pa siya totally tapos. So sinirado muna siya dahil marami kasi mga motorcycle, mga tricycle ang dumadaan dito. Kasi ito yung shortcut. Ito yung mabilis na daan papunta ng Dasmariñas. So, hindi ko na lang kayo iaabot doon sa isang gate kung saan nakasarado siya. So, andito na ako banda sa gitna. So, dito sa gilid niya, as you can see, marami pang mga damo. So, yung nasa bandang doon banda, ayan yung bagong gawa na subdivision ng Bria. So, available pa yan guys sa mga OFW dyan, sa mga nag-a-abroad na gusto nyong kumuha ng bahay. So, dito sa General Trias, malapit sa Dasmariñas, Cavite, available yung bahay na yan. Bahay ng Bria. So, ayan yung bagong gawa ng Bria. Malapit lang yan sa amin. Doon sa kabilang side, nadadaanan namin yan, yung gate doon. Tapos, dito naman sa kabilang side, yung tagos niyan. So, dito ang tagos niyan. So, shortcut yan dyan. Palabas doon, papunta sa Dasma. So, ayan yung view dito sa amin, sa General Trias, Cavite. So, ayan, yung gilid ng kalsada, madamo pa siya. So, itong kalsada na to,
mahaba to, tapos may karugtong pa to doon naman sa Vista Mall. Yung karugtong nito. So hindi pa siya totally tapos, kaya sa ngayon isinarado muna siya. So ayan yung mga poste ng ilaw. Yan, may ilaw na to sa gabi. Maganda mamasyal dito dahil maliwanag. So ayan, marami kayong makikita na poste ng ilaw. At itong kalsada na to, tapos na siya, pero yung karugtong niya kasi hindi pa totally tapos, kaya isinarado muna siya para hindi muna siya madaanan ng mga sasakyan. So sasagutin ko yung tanong ni Kabayan guys, kung pwede bang mag-loan sa PGH kapag nasa abroad. So based lang sa aking experience ang isi-share ko sa inyo. So kapag nasa abroad kasi tayo, hindi tayo pwedeng makapag-loan sa PGH. Isa sa mga dahilan, dahil may kailangan nating magpasa ng requirements. So yung mga requirements na kailangan ng PGH, number one, kailangan nila ng photocopy ng ating kontrata. So kapag nasa ibang bansa tayo, hindi tayo makapag-submit ng photocopy ng kontrata, barangay clearance, at yung marriage contract, water bill, electric bill. So hindi tayo makapagpasa ng mga requirements tulad ng mga nasabi ko. So sa previous ko na video, sinabi ko doon yung mga requirements, yung mga list of requirements na kailangan ng PGH. So, pakipanoorin nyo na lang kung ano-ano yung mga requirements na yon para makatulong din sa inyo at malaman nyo kung ano yung mga kailangan na requirements na ipapasa natin sa PGH kapag tayo ay maglo-loan sa kanila. So, isa sa mga dahilan yon, kailangan nating magpasa ng mga requirements. So kapag nasa ibang bansa tayo, hindi tayo makapagpasa ng requirements. So hindi tayo qualified na mag-loan kapag nasa ibang bansa tayo. So pwede tayong mag-loan sa PGH kapag nandito tayo sa Pilipinas. So bago tayo mag-flight, kailangan nating mag-file ng loan sa PGH kung gusto nating mag-loan. So for example, paalis ka na, may kontrata ka na, yung kontrata mo na bill upan mo na or na bill upan mo na. So kailangan mong ipasa yon sa PGH. Photocopy lang naman yung hinihingi nila. At marami pang kailangan mong ipasa. At bukod pa doon, kailangan mong pumirma doon sa PGH. At kailangan ka rin nilang interviewin. So kapag nasa ibang bansa ka, hindi mo pwedeng magagawa ang mga nasabi ko. Kahit na mag-loan sa kanila kapag nasa ibang bansa. So yan yung experience ko kabayan. Ako kasi nag-loan ako sa PGH nung paalis pa lang ako, papunta ako sa Bahrain. So nag-file ako ng loan sa kanila bago ako umalis, bago yung flight ko. Nagpasa na ako sa kanila ng mga requirements. So nung nakuha ko na yung kontrata ko at may plane ticket na ako, binook na ako ng agency. So pumunta na ako sa PGH. Mabilisan pa yun dahil nagmamadali ako, dahil yung plane ticket ko, yung pag-book sa akin ng agency ng plane ticket, malapit na talaga kaming umalis. So hindi nila ako in-inform ng mas maaga. Hindi ako in-inform ng agency ng mas maaga. Kaya sinabi nila sa akin, agad-agad ako pumunta sa PGH at report ako sa opisina para humingi ng photocopy ng aking kontrata. So yun yung na-experience ko. So kabayan, kung gusto mong mag-loan sa PGH, pag-uwi mo na lang ng Pilipinas. So kailangan kasi yung photocopy ng kontrata. If ever na babalik ka pa sa abroad, so may dala kang kontrata galing yun sa embassy. So yun ang ipapakita mo sa PGH para ma-qualified ka, para i-approve ka nila na makapag-loan sa kanila.
So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Yun yung explanation ko sa tanong mo. Sana na-satisfied ka at nasagot ko ng maayos. So, mag-comment ka lang kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic para magawan ko siya ng video at ma-share ko sa inyo yung mga experience ko. Ano yung mga na-experience ko sa pag-load ko sa PGH. So, ayun guys, yung isa lang. Lakas ng hangin. Yun yung isa aking entrance. So, naman ang mga bike. So, ayan yung entrance. So, sa gilid niyan, may ilog. So, dadalhin ko rin kayo na guys. So, makita nyo ang view. So, maraming puno dyan. Pasensyahan nyo na guys dahil malakas talaga yung hangin. So nag-uumpisa na kasing yung bagyo, kaya malakas yung hangin dito sa Pilipinas. So ayan, maraming mga damo, puno ng saging, puno ng bayabas, puno ng mangga. So, ito yung tulay. Ayan yung tulay. Ayan yung ilog. Maraming bunga ang mangga. Yan yung ilog. Nakakatakot manguha ng mangga dyan. Baka may ahas. Daming damo oh. May puno pa ng kawayan. Yan, nakakatakot manguha ng mangga. Baka may ahas. Lapit pa naman sa ilog. So, bago ko i-in ang aking video guys or vlog ko, i-share ko muna sa inyo yung nakuha kong pera sa GCash ko. So, ayan yung in-screenshot ko, yung pumasok na pera sa akin, sa aking GCash. So, ayan yung screenshot ko guys. Hindi ko ini-expect na papasok talaga yung 2,000 na pera sa GCash ko. May bumili sa akin at nag-send siya sa akin ng 150. So, nakita ko sa GCash ko na naging 2,000 mahigit yung laman ng aking GCash. So, yun na, nag-message sa akin yung GCash na yung pera ko yun nung pinadala ko. Pumasok na siya sa bagong GCash account ko. So, yun lang guys. Thank you for watching and God bless.